back to my YouTube channel. In today's video, share ko sa inyo kung ano yung nalaman ko about family courts. Pero bago yan, sa mga disclaimer, di tayo expert sa ganito, sa lalong-lalong sa pag-gitara. Ang akin lang, sinishare ko lang kung ano yung knowledge ko about family courts. At sana makatulong sa inyo sa pagkapa o pagsipra ng bawat kanta. Well, ngayon, ang question is, ano ba yung family courts? Bali, family courts, minubuo siya ng mga nota, depende kung ano yung root chord. At kung ano ba yung, kung major ba ito, kung minor, kunyari sa nasa A major tayo, ano bang mga kasunod, ano bang mga kasamang chords nito? At paano malalaman kung minor ba o major ang dapat gamitin sa bawat nito? So ngayon, start na tayo. Dito muna tayo sa ano, A major. A. Bali, may formula dyan eh. Bali, ang kasamang nota niya, A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, saka A. Balik sa A. Ngayon, ang tanong is, paano malalaman kung major o minor? So, ganito yan. Bali, may formula dyan, guys. Ang formula dyan is, major, minor, minor, major, major, minor, minor, major. So, ano ibig sabihin nito? Bali, kung mapansin nyo, wala yung sinabi ko. Ba? Major, minor, minor. Tapos, tatlo na yun. Tapos, tatlo pa ulit. Major, major, minor, minor, major. So, walo na yun. Ano ibig sabihin nun? Yung 8 na notes na yun. Bali, A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, and then A ulit. So, walo yun. Bali, ganito siya. Ang formula is Do, Re, Mi. Kunyari, depende sa root chord. Kunyari, sa A major ka. Do, Re, Mi lang yan. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ulit. Do, Re, Mi, Baba, Fa, Sol, La, Ti, Do. So, yung sabihin niyan. So, kunyari, A major. A major, sinasabi ko nga minor. So, itong B, magiging minor. Kasi nga, major, minor, minor. So, A major, B minor, sunod itong C sharp minor. And then, ito, major, major, minor. So, D major, E major, and then F sharp, so minor na to. Kasi, major, major, minor. D, E, and then F sharp minor. Tapos, minor, major. So, ano to? G sharp. G sharp to. Ito yun, oh. Ito rin yan. Ito. So, magkapares lang yan. G sharp. Bali, octave siya. So, sabi ko nga, minor, saka major. So, itong G sharp, magiging G sharp minor, tapos A major. So, ganun lang kadali kung ano, anong ibig sabihin ng family chords, saka kung anong pinagmula nito na kung ano ba, kung ito ba ay root ano major chords or minor. Ngayon transposition tayo ngayon. Kunyari nag-transposition tayo from A to G. Madali lang 'yan. Kaya sa mga sige, hindi ko alam kung paano yung chords no kasi sa A kinuha. Sa G hindi ko alam. Madali lang 'yan. Ito share ko rin sa inyo kung paano. Transposition 'yan. Bali, parang iuusog mo lang naman yan eh, A to G. Para. Pero ang pinakamahalaga dyan is Do, Re, Mi pa rin. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ulitin natin guys, dahan-dahan lang. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. So, ulitin natin yung formula na major, minor, minor. Major, major, minor, minor, saka major. So, ganito yan. So, kunyari, ang root chord mo is G. So, yung G. So, dapat ito ay major. G major. Sunod niya is A. So, ito ay magiging A minor. Tapos, sunod B. So, B minor. And then C. C major. Then D.
D major, and then E, E minor, and then F sharp, F sharp minor, and then ito G, balik, G major. Ganun lang pag-transposition niya. Kaya para sa mga nalilito, mag-gawa lang kayo ng sketch. Bali, gagawa ko ng sample, ilalagay ko lang dyan sa video na yan. I-insert ko na lang para mas madali yung transposition. So, ayun guys.